guys, it's Sel and welcome back to my channel. So for today's video, nakikita nyo naman sa title sa baba na it's about kung ano yung ginagawa ko pag malungkot ako. And wala po tong edit. Halata naman. So sorry kung mababagot kayo, pero panoorin nyo hanggang dulo. Malay nyo may matutunan kayo. So, before anything else, please like and subscribe down below para more videos. Yay! So, yan. So, number one is gawin mo lahat na makakapagpaiyak sa'yo. Kailangan mong umiyak, kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo para mabawasan yung stress dito. So, next. Ano ba itong buko na to? So, next is huminga ka ng malalim, mag-meditate ka para yun. Mabawasan din yung stress mo. Ito mga sinasabi ko na to para ma-lessen lang yung sadness, yung stress na nararamdaman ng puso mo. So, next is, di ba, una, umiyak ka. Pangalawa, huminga ka, mag-meditate ka. Pangatlo, uminom ka ng tubig. So, tubig para sa mahiwagang basta tubig. Nakaka-reduce din yun ng stress. Yan. Tapos, kung masipag ka, warm bath. Maligo ka. Yay! So, maligo ka. So, para mabawasan yung stress mo ulit. Sabi nga, di ba? Puro ano lang to, pambawas lang ng stress. Kaya, kung problemado ka sa buhay at sumasakit na yung ulo mo, kakaisip sa mga bagay-bagay, you know, maligo ka para walang mag-uto sa'yo. Tapos maligo ka buong araw para wala kang magawa sa buong araw. Yan! So, isa pang part ay sa pagliligo, sa paliligo, dun makaisip ka ng mga way, ng mga solution. Tapos, yun, i-apply mo na lang pagkatapos maligo. So, next is maghintay. Diba, sanay naman kayo maghintay. Ganyan naman kayo, kahit wala kayong hinihintay, walang darating, pero naghihintay pa rin kayo. Oh! So, yeah. So, maghintay. Kasi, malay nyo, na-traffic lang yung good news. Yan! So, kung gusto nyo maghintay, pwede kayong matulog, magbasa. Sakit na. Matulog, magbasa, makinig sa music, manood ng K-drama, manood ng kung ano-ano. Yeah. So, next. Tantang. So, next is pag wala na talaga, wala na yung good news, wala na, sirang-sira na, sobrang sakit na, move forward na, step na, tapos huwag nang babalik. Move forward na, mag-move on na. Kasi, pahihirapan mo lang yung sarili mo pag hindi ka pa nag-move on. Nasasaktan ka lang ng paulit-ulit, may stress ka lang ng paulit-ulit. Pag hindi ka nag-move forward, pag binaon mo yung sarili mo dun sa stress, pag binaon mo yung sarili mo dun sa location, sa part na yon kung saan, so nasasaktan ka lang, napapagod ka lang, sobrang sakit, nang hirap kalimutan, pero mag-move forward ka. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa isang araw, pero dadating yung point na mawawala din yan. Matatanggap mo rin. Huwag kang magmadali. Hindi yon advance. Wait lang. Mali. Hindi yon mabilis na process.
So, next, dun tayo sa mga tips. Yes, tips. So, tip number one, bago ka magsimulang umiyak, bago ka huminga, bago ka maligo, you need to pray. You need to talk to God para sa kanyang ma-release yung stress mo, sa kanya mo mabigay yung mga tinatago mo na ayaw mong sabihin sa iba. Naiintindihan ka niya. Bubuoy niya yung puso mo. Ganon. And subukan mo lagi. Mararamdaman mo dito na ang galing niya. Ang galing niyang mag-mend ng puso, ng utak. Ganon. So, next is tip number 2. Bawasan mo ang social media. Social! Ang hirap pag walang edit. Social media. So, yun. Alam naman natin na sa social media, madaming depressing news, depressing na mga post. Yun! So, sabi nga ni Tony Gonzaga, whatever it is you plant in your brain will grow into a tree. Ah! Sa ulo ko! But whatever it is that you plant in your brain will grow into a tree. Tapos, pag puno na siya ng negative thoughts, edi negative ka na. Yun! So, ingatan mo yung sinasabi mo sa sarili mo, yung binibigay mo sa utak mo, kasi powerful yun. Kaya ka nung baguhin into someone else. At gusto mo ba maging iba? So, next! Tip number three, at pinakamahalagang tip sa lahat ng tip. Sabi din ni Tony Gonzaga. Ano? So, life is about not giving up and trying to pick yourselves after falling. Basta ganun, hindi kasi, nakalimutan ko na eh. Basta yun, ganun. So, huwag kang sumuko. And lahat tayo nagkakamali, tandaan mo yan. Walang taong laging masaya, lahat tayo nalulungkot lang. Madalas malungkot yung, huwag mong dibdibin para hindi ka malugmok. Huwag mong ilugmok yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman dapat. Ganon. So, positive lang sa buhay and magpakatamad ka. Pinakagusto ko yun. So, pag naging tamad ka kasi, you know, pag tamad. Halimbawa, pag nalulungkot ka, tapos nakakaisip ka ng mga negative things, tapos gusto mo gumawa ng negative things para sa sarili mo, alam mo yun, mas magandang maging tamad para hindi ka, yun, alam mo, yung tatamarin ka, gusto mo tapos, kung tatamarin ka, eh hindi mo magagawa. So, kung nakahiga-kahiga ka lang, kung nakaupo ka-upo ka lang, tapos tuloy mo lang yung ginagawa mo, huwag kang mag-shift sa kung ano-anong bagay na puro naman negative kasi wala namang sense yun, hindi yun makakatulong sa'yo. So, next is, pag nakaisip ka na negative na gagawin, kung maglilinis ka na, kung kakain ka na, kung maglalakad-lakad ka, dun ka lang babang, dun ka lang kikilos, kasi yun, makakatulong sa'yo yun in the future, kasi alam mo, huwag kang mag-give up, kasi nga,
hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo sa future, na hindi mo alam na malay mo, maging CEO ka na isang napakalaking company, ha? Fighting lang. Fighting. Huwag kang susuko. Ha? Sa nasa description box naman yung mga socials ko. So, pwede mo kong usapin. Sobrang sakit na. Hindi ako marunong sa mga hindi ako ganun kagaling mag-comfort, pero matutulungan kita, makikinig ako. Yan! So, that's the end of our video. And kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like and subscribe down below. And kung gusto mo pa ng something na ganito, na puro salita lang ako dito, yung comment na lang sa baba. Alam ko naman walang magko-comment. Ako lang. So, yeah! That's all for today's video. Sana nag-enjoy kayo. And thank you for watching. Please like and subscribe down below. Kasi inulit ko lang yon. Pero at least naulit ko na mag-like and subscribe kayo. O, diba? Inulit ko ulit. So, double beses kong inulit. Double beses. So, yeah. Bye! I love you. Hug!